Hello mga kapatid, God bless, good morning. Salamat sa Lord na ito tayo, puspos tayo ng kagalakan sa kabila ng mga nangyayari. Ito pa rin tayo, ito yung pinaka kaliwa natin, ang laging pag-usapan yung kabutihan ng Lord at ng Diyos na buhay at Panginoon sa lahat na magliligtas sa atin. At ito yung makakapag-aliw sa atin sa bawat araw na ating buhay. Dito sa ating pag-quarantine na ito, mga kapatid. Ayan. At ang verse natin ay Job 26 verse 7 and 11. Ano sabi? Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang nilagay. Binitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ayan. Nakabitin tayo ngayon sa gitna ng kawalan. Praise God. Kaya ayun. Dinalaman natin yun na may Diyos na naglagay sa atin sa kawalan. May pagmalaki ba tayo? Hindi. Wala nga. Ayun. Sa mga unang ating pinag-aralan. Wala tayong may pagmalaki. Mayaman, mahirap. Matalino daw at ayun, Jeremiah 9 verse 23 and 24. Ayun, nilagay tayo sa kawalan. O, tipan mo, itong nangyaring ito talaga, nakabitin tayo sa kawalan. Ano mga kapatid? Praise God, Job 26 verse 7 yun. Verse 11, mga haligi nitong langit ay nanginig sa takot na uga na yanig kapag sinaway ng Diyos. Ayan, marahil naisip ko mga kapatid, sinasaway tayo ng Diyos itong mga nangyaring ito. Kasi wala naman talagang mabuti kundi ang Lord lamang. Dahil sa kabutihan niya, sinasaway tayo para nga ay tayo huwag mapahamak, mga kapatid. Ayan. Job 36:27 pa din. Ang tubig sa lupa ay tinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. O yan. Diba? Nabuhusan tayo ng Lord ng tubig. Itong mga salita niya ay tubig. Tubig pa rin to na binubuhos sa atin para tayo nagsisilbing tubig yung salita niya. Amen. Ang tubig sa lupa ay tinaas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Blessing. So, alit, ito pa rin sa Job 37 verse 13. Ang ulang ibinuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob. Hallelujah. Ayun, isipin mo yun. Kasi minsan, pag bumuhos ang ulan, masabi sigurong parusa ang sinabi dito. Kasi minsan, may mga dadaanan, alam na. Kaya, paalala at paalala pa rin na huwag tayong doon sa mga daanan ng tubig. Di huwag tayo doon manangan. Huwag tayo doon tumira. Praise God. Spiritual na tubig ang ibig sabihin dito mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung mga naranasan natin ngayon. Yung tubig lang ng Word of God ang makakapagligtas sa atin. Ayun, tingnan mo, tama nga naman. Yung ulang binubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa, maaring kandahang loob. Hallelujah. Kung tayo may napunta doon sa parusa, bay, huwag natin sisihin ang Lord. Siguro doon tayo pumunta sa daanan ng tubig. Tubig na tunay na tubig, praise God. Kaya kailangan kung saan lang dapat tayo maglambitin, doon lang tayo para huwag tayo mapahamak. Amen? Kapag may bagyo, sinabi ng lumikas, ayaw, lumikas. O, di ngayon. Kaya yung mga ito ngayon kasabihan mga kapatid na huwag matigas ang ulo. Pero hindi bagyo ngayon ang mayanig sa ating mga kapatid. Ayun na nga, si Lector C. Ang panlaban natin ay si Christ. Praise God. O ano, Isaiah 43 verse 1 and 2. Israel, ito yung ating ninuno na si Israel. Ito ang sinabi ni Yahweh na lumika sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Hallelujah. Ayun, tinawag tayo ng Lord. Lahat naman tayo pag-ari ng Lord eh. Yung iba lang naman kanya-kanya lang. Hindi sa Lord. Kaya tuloy, hindi siya naging akin sa aming Panginoon. Kaya ito mga pangyaring ito mga kapatid. Ay, kailangan natin magbalik loob lang sa Lord. At siya lang nakakaalam. Siya lang makapagligtas sa atin. Ako, Panginoon ko. Ayun, kaya daw matatakot. Huwag matatakot. O, huwag ka matatakot kung sa ano. Magkaroon man ba lang takot at pagalang sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. O, ayun, yung mga pangalan na Israel. Palitan natin ang pangalan natin. Kailangan sa puso't isip natin, isuko natin sa Lord para tayo ay maging kanya. Hindi maging kayawi, hindi din kayawa. Verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig o sasamahan kita, o ayan, minsan, yung tulad yan, o parang nasa malalim na tubig tayo. Yung mga nangyaring yan, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Hallelujah. Kaya natin lumangoy sa mga pagsubok na ito at mga pag-uusig o mga negative na nangyaring yan. Kasi nga, kasama natin ang Lord. Eh, kahit na magano kagaling lumangoy dun sa ilog, kung hindi ka naman lumangoy din eh, ay baliwala din naman yan. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. O, hindi tayo matutupok. Dahil yung apoy na nagsubaybay sa mga Israelita, ayun pa rin sumusubaybay sa atin ngayon, na magliligtas sa atin. Hallelujah. Praise God.
Ayun, Isaiah pa din. Isaiah 43 verse 1 and 2 yun mga kapatid. Hallelujah. Isaiah 41:14. Ano nakalagay? Sinabi pa ni Yahweh, Israel. Oh, ayun, Israel. Yung mga pangalan natin, yung balita natin, Israel. Apilitan natin ang pangalan natin. Alam mo ng Lord yun, mga pangalan natin, kahit ano kababantot yan, bigayin ng Lord. Ako nga mga kapatid, hindi ko matanggap yung pangalan ko. Kasi ang sakit sa tai niya. Ngayon ko lang natanggap. Ay sabi nung anak ko, ay paano kung magtagumpay ni pangalan mo, hindi mo matanggap. Ngayon tinanggap ko, ayun, nagtagumpay ang Lord. Praise God. Hallelujah. Isaiah 41 verse 14, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit. O, ayan. Gaano ka man kalaki, mahina ka at maliit sa harapan ng Panginoon. Yung kalakasan niya ang nagbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Huwag kang matakot sa pagkatutulungan kita. Amen. Ayun. Ang Lord ang nag-aalok ng tulong, mga kapatid. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Amen. Ayan. Siya yung tagapagligtas natin. Buong puso't buong kaluluwa natin sa sundin. Siya lang makakaligtas sa atin. Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Praise God. Ayun, iingatan tayo at ililigtas ng Lord, mga kapatid. Kaya sa Kanya lang tayo mananahan. Magpalakasan tayo mga kapatid, huwag tayo magnigahan. Praise God. 46 verse 4. Isaiah pa din. 46 verse 4. Ito ang pangako ng Lord sa atin. Ako ang inyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Oh, praise God. O tingnan mo, tumanda pa tayo mga kapatid. Eh, siyempre dapat may pinagtandaan din tayo. Kayo nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Amen. Ayun, at saka itong nangyaring ito mga kapatid, walang ibang makatulong sa atin kundi ang Panginoong Yahweh lamang in Jesus' name. Hallelujah. Kaya patuloy tayong mananangan sa Panginoon kasi walang ibang pagligtas sa atin. Isipin mo, nilagay tayo sa kawalan. Yung sa Job, yung pinagsimulan natin, Job 26 verse 7. Di natuto tayo ngayon manalig ang mangunyapit sa Lord. Isaiah 49 verse 3. Sinabi niya sa akin, Israel. Oh, ayan, Israel. Ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo, ako'y pupurihin ng mga tao. Ayan. Ito yung paghayag natin ng salita ng Diyos sa pamamagitan nito. Ihayag din naman natin mga kapatid sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kababayan, sa ating buong bayan. Praise God. Sinabi niya sa, ayun, sabi niya sa pamamagitan mo, ako ay pupurihin ng mga tao. Ayan, ang Lord ang pupurihin ng mga tao, hindi tayo, hindi sila. Ang papuri ay sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ayun o, oh, Isaiah 49 verse 3. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo, ako'y pupurihin ng mga tao. Hallelujah. Habang ito'y negative nangyayari, tuloy ang share natin itong Word of God. At sa pamagitan nito, ang lahat ng tao ay magpupuri sa Diyos. Amen. Isaiah pa rin 43 verse 21. Hallelujah. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Amen. Ayun, nilalang tayo upang maging aking bayan. Hindi tayo nagpuri. Kaya ayun, pinadanas tayo nito para matuto tayo magpuri. Hallelujah. Ayan. Thank you, Jesus. Ayan. Magpuri na tayo ngayon. Di matuto na tayo magpuri ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw nyo sa positive ayun, na niga tuloy nangyari. At least positive pa rin yun, mga kapatid. Hallelujah. Isaiah 45 verse 25. Anong sabi? Ito nang panahon natin, mga kapatid, na magpuri sa Lord. O, nakaka-quarantine tayo sa bahay natin. O, itong gagawin natin. Magbasa tayo ng Biblia. Magpuri tayo sa Lord. Hindi mo na kailangan magpatira pa o gumulong tumambling. Kailangan isuko natin sa Lord ng ating puso, ang ating mga pamumuhay. At itong mga pangyaring ito ay pinapalalanan lang tayo ng Lord. Babala. Hindi asawa ni Babalo. Babala sa atin lahat para tayo magbalik loob na sa Lord at manalangin. O, sipin mo yun. Wala kang, kahit sa doktor ni Kamkaasa dahil sila mismo ay mahahawa. Hallelujah. Ay nawa naman yung sisi na si Christ ang ihawa natin mga kapatid at ang saya-saya ng buhay. Isipin mo sa gitna ng ganitong pangyayari ay may galak ka pa rin. Bagamat nakakamalat magtatalak dito mga kapatid, ay bay ang sarap ng buhay kasi isipin mo nakatalak ka pa. Amen. Ayan. Yung mga walang ganong datong na pambili ng bunggang pagkain, aba, bumili ko ng asin. Kahit isang buwan di maubos yung isang kilo. O, basta mahalaga may kanin mga kapatid. Huwag tayo maghanap pa ng kung ano-ano. Praise God. At huwag nating sisihin kung sino-sino. Magbalik loob tayo sa Lord at makinig sa kanyang salita. Kasi ito yung asin. Asin ng buhay, tubig ng buhay. O,
Amen. Praise God. Ayon. Para tayo'y makaranas ng kapayapaan sa gitna ng sobrang tahimik na ito na nangyayari. Isipin mo yun. Lagi kang busog. Praise God. O kung wala kang kanin, uminom ng tubig, o magtutpik ka, o kunwari natingak ng tubig, o di parang nagmain. No? Exodus 20 verse 20. Ayun. Ito, pinagdugsong-dugsong ko lang mga kapatid kasi ito naman talaga ang makapangyarihan na magligtas sa atin. Praise God. Ay, ano mang binigay ng Lord, kung hindi mo yung tanggapin at nakilain ang Lord, wala din yung pakinabang mga kapatid. Kaya kinapag tinanggap natin yung salita ng Lord, ay magbalik loob tayo, magpuri, magpasalamat. O, tingnan mo, kahit negative nangyari, buhay pa tayo. O, gaano kabuti ng Lord. At ayun naman mga kapatid, yung mga nawala ng yung nawala na, ay wala na tayong magawa doon. Kasi nga, ayun na yun eh. Kailangan magbubuon tayo at patuloy na. Magpasalamat pa din. Yung mga buhay ang ating asikasuhin, yung mga nawala na eh, kahit anong gagawin, wala na talaga yun. Kaya, yung manalig tayo sa Lord at siya din magbigay sa atin ng kaliwan, siya din magbigay sa atin ng kalakasan. Amen? Praise God. O, 2020, o, lagi tayo sa 2020, lampasan natin yung si 2019. Ang tanawin natin ay yung si 2020. Si Christ yun, mga kapatid. O, ayun yung panlaban natin kay si sa Sina 2019, ang panlaban natin si Christ ng 2020. Ayan, praise God, Exodus 2020, hallelujah, praise the Lord. At patuloy nga ay maranasan natin ang kapayapaan. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong matakot. Ayan, huwag kayong matakot dun sa kinakatakutan, kundi magroon tayong banal na takot sa Diyos. Sapagkat sinubok lang kayo ng Diyos, nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Amen, ayun, ay, kaya pala naman tayong karanas nito eh. Kailangan natin magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala o kaya umahon na kayo sa kasalanan at magbalik na sa Lord. Hallelujah. O 2020 yun mga kapatid. Sin ng 2020. Panlaban sa sin ng 2019. Hallelujah. Praise the Lord. Ayun, Second Chronica 2020 mga kapatid. Panlaban. Hallelujah. Kinabukasan, maaga silang lumabas. Ayun, nakalaban dito ng mga ano nila ni Jehoshaphat ay mga kaaway na pinagharian ni Santa, praise God. O, ang ginawa lang nila, o. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging panatag kayo. Amen? Ayun, magtiwala lang tayo sa Diyos na si Yahweh. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtagumpay kayo. Amen? Ayun, maniwala kayo sa kanyang propeta na si Jesus. Ayan, hindi ako, sinabi ko lang mga kapatid. Magtiwala tayo sa kanyang propeta na si Jesus. Hallelujah. Praise God. Ayun, ano sabi? Verse 15. Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, sabi kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinabi ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makipaglaban at hindi kayo. Ayan. Ang Diyos makipaglaban dyan sa sina yan, sa magitan ni Christ. Amen. Ito ay 2 Chronica 20 verse 15. Hallelujah. 16 hanggang 17, harapin ninyo sila bukas o araw-araw nating kaharap. Hallelujah. Sila bukas sapagkat ahon sila sa makasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Oh, ayun. Kasubong natin. Araw-araw nating kalaban ng Lord. Hallelujah. Hindi na kayo kailangan lumaban. Amen. Kasi wala naman talaga tayong kalaban-laban sa kalaban natin ngayon, mga kapatid. Kundi ang Lord ang makipaglaban. Amen. Verse 17, ano pa rin? 2 Chronica 20:17. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatayuan. Ayan, nanatili tayo ngayon. Maghintay kayo, makikita ninyo ang pagtagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya't hindi kayo dapat matakot na masiraan ang loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen. Ayun, nanaharap natin sa bawat araw si Yahweh ang kalaban, ang lalaban niyan. Tayo wala tayong magagawa mga kapatid. Kailangan na natin manalig at magtiwala sa Lord. Amen. Praise God. Ayan. Ito 'yung pangpalakas ng loob mga kapatid. 1 Samuel 30 verse 6. Balisang balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na babatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog siya, si David kay Yahweh sa
na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Amen. Ayun, ito ngayon ang pangpalakas ng loob natin, mga kapatid. Dumulog tayo kay Yahweh na ating Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Awit 50 verse 15. Praise God. Kung kayo may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo aking ililigtas, ako inyong pupurihin. O ayun, wala tayong ibang tatawagin ngayon kundi si Yahweh, mga kapatid. At wala, wala talaga. O nakita naman natin kung gaano katindi yung sisi. Praise God. O sipin mo, nilagay tayo ng Lord sa ganitong kalagayan para tayo matutong manalig at magtiwala sa Lord. Amen. Praise God. O ayun, awit pa rin 121 verse 1 hanggang 8. Hallelujah. Kaya doon sa mga burol, ako'y napatingin. Ayun, sa burol tayo tumingin, mga kapatid. Sa saklolo sa akin, saan manggagaling? Hallelujah. Sa burol ng Lord, sa bundok ng Zion. Verse 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Thank you, Lord. Walang ibang tayong asahan kundi ang Diyos na buhay at mapangiran sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Verse 3, hindi niya ako hayaang mabuwal, siya hindi matutulog, ako'y babantayan. Amen. Wow, hindi natutulog ang Lord, binabantayan tayo, mga kapatid. Ay, kailangan lang natin saan ba tayo nakatune in, ay sa kay Lord ba o kung saan-saan. Praise God. Hallelujah. Ang pagroon natin ng banal na takot sa Panginoon, mga kapatid, ang magpalaya sa atin sa takot dito sa sina ito. Thank you, Lord. Ayon, verse 4. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel ay hindi natutulog at palaging gising. Hallelujah. Ayun, naranasan natin. Iningatan tayo sa mga kaaway. Napatunayan na natin na ito pa rin tayo. Nagtagumpay tayo. Buhay pa rin tayo. Hallelujah. Dahil ang Diyos na buhay at pangyarihan sa lahat ang kakampi natin, mga kapatid. Awit 121 verse 1 hanggang 8. Ang ating tagapag-iingat laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano init ng sa init ng araw kung gabi di ka sasaktan ng buwan, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikay ililigtas. Hallelujah. Amen. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon ikay iingatan, di ka maano, kahit na kailan. Hallelujah. Ayun yung ating asahan, mga kapatid. Awit 121 verse 1 hanggang 8. Hallelujah. Magtatagumpay tayo. Siya magbigay sa atin ng katagumpayan. O, hindi siya natutulog, lagi siyang gising. Pero tayo naman, mga kapatid, ay matulog tayo para huwag tayong mangarag at baka tayo magtiritirintas ng wala tayong buhok pag hindi tayo natulog. Matulog tayo, huwag natin gayahin si Yahweh. Hallelujah. Awit 3 verse 3, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Amen. Glory to God. Yung tagumpay na binibigyan niya sa atin, para sa kanya pa rin karangalan yun. Amen. Ayun, awit pa rin 4 verse 8, sa aking paghiga, nakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Wow, hallelujah. Praise God. O, ayun, lahat yun ay sinabi ng Panginoon. Binasa ko lang, mga kapatid. Pero pag hindi mo pa nagkatiwalaan, mapakinabangan mo yung mga binigay na ng Lord, kung paano mo tinanggap, paano mo pinahalagahan, at paano mo pinamuhay. Saka mo pa yung pakinabangan, mga kapatid. Kaya kailangan tanggapin natin na may pagtiwala at pananalig. Amen. Hallelujah. Jeremiah 17 verse 14. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Hallelujah. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Hallelujah. Ayun, lahat yun. Lahat ng gagawin ng Lord sa atin para siya ang ating pupurihin. Huwag tayo magpapuri. Kundi ang kapurihan ay sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Salamat sa ito, sa salita mo. Naisipin mo, hindi na ako alis ng bahay. Kahit namamalat ako dito ka sa salita, at least hindi na ako alis ng bahay. Kaya naman pala ito ay pinalaganap ng Lord ang YouTube, ang internet, dahil gagamitin niya para sa kanyang banal na salita at para sa kanyang karangalan. Hallelujah. Sabi nga nung lingkod ng Diyos, nasabi ay ano daw, yung ano nga, yung YouTube ay ginagamit na highway to, ayun na nga. Pero talagang pwede mo din naman gamitin na highway to heaven. Hallelujah. Praise God. Kaya para maranasan natin ang heaven dito lang tayo sa lupa, ay manalig tayo sa Panginoon at laging manalangin. At kung alam natin na wala talaga tayong maipagmalaki, at ang Lord ang pinagmamalaki natin, ayun, tayo ay naparangalan na natin ang Lord sa pagitan ng kanyang salita. Amen. Kaya salamat, mga kapatid. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mga kapatid, kailangan natin magpakatatag at manalig sa Panginoon. At ito yung mga nilatag na niya para makapagligtas sa atin. Libre, walang bayad. Yan mo, makikinig ka lang dito.
ay mapagnabangan mo. Depende kung paano mo tinanggap at pinanaligan ang salita ng Lord. Tsaka pa yung mapagnabangan, mga kapatid. Para huwag tayong mangarag at maging committed nga tayo sa Panginoon. Anong ang tawag din? English kasi yun eh. Hindi ko lang mabigkas ng maganda kasi sobrang ganda nga. Ayun. Kasi Bisaya ako, mga kapatid. Hindi naman kasi tao yung Bisaya. Hindi rin Unggoy. Lugar yun, mga kapatid. Pero proud ako na Bisaya ako. Aba. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun. Salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Amen. In Jesus' name.